piliin mo yung lalaking mananampalataya. Piliin mo yung lalaking mananampalataya dahil siya yung dapat mong ipagpanata. Piliin mo yung lalaking isasama ka sa kabanalan at hindi sa kalayawan. Piliin mo yung lalaking kunin yung atensyon mo para sa mga bagay na paglilingkod at hindi sa pagtalikod. Piliin mo yung lalaking mas gusto kang isama sa mga aktibidad ng iglesia dahil doon ang dakong panatag siya tuwing kasama ka. Piliin mo yung lalaking umiiyak sa pagsamba, hindi yung umiiyak lang sa harap mo dahil mahal ka. Piliin mo yung lalaking masasabihin sa'yo na, pasensya na ha, mas mahal ko ang tungkulin ko. Kesa dun sa lalaking sasabihin sa'yo na, mahal kita, ikaw lang ang mundo ko, hindi naman seryoso. Piliin mo yung lalaking hindi pumapalya sa pagtupad ng tungkulin sa pagsamba, hindi yung lalaking uunahin pa ang makadate ka. Piliin mo yung lalaking kayang ipaglaban ng pananampalataya, huwag yung lalaking ipinaglalaban lang yung pag-ibig niya sa'yo. Nakakasawa. Piliin mo yung lalaking mananampalataya, tungkulin niya nga sa Ama, nagagampanan niya, sa'yo pa kaya. Piliin mo yung lalaking aakayin ka sa kaligtasan, huwag dun sa ihuhulog ka sa kapahamakan. Piliin mo yung lalaking ipagpapanata ka, hindi yung minamadali kang sagutin siya. Isa, dalawa, tatlo. Gusto ko lang malaman mo na pinipili kita sa tatlong rason na to. Una, pinipili kita hindi dahil sa gwapo ka, bagkos pinipili kita dahil nasakawan ka. Pangalawa, pinipili kita hindi dahil mabait ka at may respeto ka, bagkos pinipili kita dahil ikay solidong mananampalataya. Pangatlo, pinipili kita hindi dahil gusto rin kita, bagkos pinipili kita dahil masiglang kaanib ka ng iglesia. Tandaan, piliin mo yung lalaking mananampalataya dahil kung talagang mahal ka niya, mas mahal niyang Ama. Dama mo yun kung nasakawan siya.